Yeah. Ito. Ito guys, ang problema ko. Walas tika talaga nagul. Nagul. Yeah. Nagul. Ayan. Olis. Sa ipikisong ngayon mo. Ayun. Amazing na buhay! Hi guys! Ngayon po ay araw na Linggo, May 29. So, papakita ko sa inyo yung aking daily routine ng pagpapakain ng manok, kambing at ating baboy. Yan, siguro hindi ko pa yata na ipakita sa inyo yung complete set ng ating pagpapakain, yung rotation kung sino inuuna natin. So yan. So ngayon po ay umaga ng Linggo. Unahin muna natin yung ating mga kambing. Yan. Tara guys, samahan niyo ako. Hello goats. Kakain na kayo. Guys, so unahin natin yung ating mga kambing, si Dagul. Tanggalin muna natin yung matak nila sa kulungan. So, ano muna sila? Cattle feeds muna sila, guys. Cattle feeds. Ito. Ando po sa bago sa channel ko. Cattle feeds muna ang pinapakain ko sa mga kambing. And then, bibigyan natin sila ng unlimited na damo at mga legumes, forages. Yun po ang sistema natin ng pagpapakain sa kanila. Ayan, ito kay Pisay. May anak kasi siya, kaya ginagawa nating walo sa kanya. Pero doon sa dalawa ay anim lang. Ayan lang, Pisay. Ayan. Ito yung anak niya. Si Bambi. Ayan. Bambi. Ano, nakita nyo? Kung gaano sila kagana kumain ng cattle feeds. And then mamaya, adamo naman. Ayan, iba naman. O si Meng Meng. Hi Meng. Good morning. Good morning my Meng Meng. Ayan, si Meng Meng guys, oh, laki na lang dyan. Ayan, so nilagyan ko na rin ng screen yung kanyang kulungan. Kasi anytime may pwede siyang manganak. Ayan, para sure ball tayo na hindi malulusot yung kanyang anak. Katulad yung nangyari kay Tisay. Lumusot yung anak niya, nalaglag. Buti hindi namatay. Ayan, ito po yung kay Dagul. Dagul. Ano? Ayos ka, Dagul? Nakita nyo kung gaano katakaw si Dagul, guys. Napakalakas kumain niya ni Dagul. Ayan. Ayos ba? Hindi, kain ka lang yan. Mamaya, damo naman. Ayan, so iwanan muna natin sila habang kumakain sila ng cattle feeds. Papakain naman tayo ngayon ng manok. Ayan, so makita nyo yung sequence guys. Nakakita nyo yung sequence ng pagpapakain ko, one man army. Habang kumakain sila ng cattle feeds, dun tayo sa manok. Ayan. Tara guys, samahan nyo ako. Ayan guys, so nandito tayo sa ating manukan. Ilang piraso na naman. Pero ayan. So ito,
Dun sa previous vlog ko guys, meron po akong vlog na kung paano ako maghalo ng fermented mother de agua at ng commercial feeds para sa ating mga manok. So yan, ito po sa ilalim po niya may commercial feeds. Haluin natin. So back date lang kayo guys kung gusto niyo po mapanood yung complete na video nung paghahalo natin ng commercial feeds at fermented mother de agua. Yan, yan po ating pinapakain sa ating mga manok. So dito natin haluin sa tabo. Ito pang measure ko lang to, measurement lang to. Tapos dito ko na siya hinahalo kasi mahirap haluin dito. So yan po, ito po yung commercial feeds natin. So makita nyo, konting-konti lang, tatlong dakot lang yan guys. Tatlong dakot na commercial feeds and then puro fermented mother de agua na. Yan. So yung fermented mother de agua talaga ang nagpupuno sa kanya. Haluin na natin. Lamas-lamasin na natin yan guys. Para maghalo. Ayan. Guys, so napakain na natin yung ating mga manok. Doon naman tayo sa ating mga baboy. Yan, tara guys. Ayan guys, so nandito na tayo sa ating mga baboy. Ito na si Marjorie. Ay nag-aabang na, nangihingi na. Ang gutom na. Marjorie, ikaw ang Napakada tayo. Unahin natin sila dito sa loob. Tutok na Marjorie ka? Tutok na Marjorie ka? Tutok ka na? Ay, tutok ka. Mabagal niya. Papain ka na. Padalo ka, padalo. Padalo. Marjorie guys, yun lang, napakain na natin niyap na plastic container. Yan, so dito sa isang balde ay maghahati-hati na sila dyan. Okay, ito na kapan dyan, matili kami. Ganyan lang po papakain natin. Hati-hati lang sila dyan. Kaya ito po si Marjorie ay tinanggal ko sa free range pero buntis na rin po yan. Ang problema kasi sa kanya, hindi siya makarecover, payat pa rin siya at naagawan ko sa labas. Kaya pinasok ko siya pero buntis pa lang po yan. Para makakain siya mabuti. Yan.
tayo. Pagkain na mo. Ito po si Marimar. Marimar kung kanya mga anak. Ano ko? Yan, meron siyang pitong anak. Gusto sa mga hindi nakapanood, pitong anak. Yan, pero meron na pong may-ari niyan, mga bis niyan. Waiting na lang po. Waiting na lang na maawat. Yan, ito lang po si Brownie. Ito po yung nanay nung huling mga pig na natin. Ah, ano na to, ibabalik ko ito sa free range. Baka mamaya, ibalik na natin siya sa free range. At napurga na natin siya at na-injection na natin siya ng B-complex. Ito na. Naputek mo na yung ano mo. Nung ako, bali, lalabas ka na mamaya. Lalabas ka na doon. Hinihintay ka na ni Georgie Boy. Sabik na sa'yo si Georgie Boy. Lalabas ka na mamaya, ha? Kain ka muna. Yan, lalabas na natin siya mamaya, guys. Para matrabaho na siya ni Georgie Boy. Okay. And then ito, may mga natira pa. Bigay natin nito sa, ano, sa dalawa. Para evenly distributed ang ating pakain sa kanila dati. Mati sila. Kaya kasi sila dati nila itong isang balde. Oh, gusto nga agad? Ang galing ng margarine ko ah. Gusto nga agad ah. Gusto nga yung galing ah. Gusto nga agad ni Marjorie sa kanya ito. Pero kung sa labas, hindi siya nakakaya mabuti, nakagawan siya. Kasi binubuli siya sa labas. Kaya ito, pinasok natin siya, nakakaya siya na mabuti. Okay. Yan, doon naman tayo sa ano, timpla naman tayo ng para sa mga baboy sa labas. Labas guys. Ayun na, nakapagod din talaga. Dito naman tayo sa labas. Ayan, uy. Bali yan yan, pito. Itong breeders, anim na inahin, isang barako, si Joey Boy. So, dito tayo. Wala pa tayong maayos na pintuan, kaya ito lang yung sistema natin. Ayan. Jaga lang, jaga.
Yan guys, kaya yung pantalon ko ay lagi maputi. Kasi ganito po ang sistema ng ating tulungan dito. Kailangan ko pumasok sa loob para magpakain. Kaya pag ang putik na mga katawan nila, nagdidikitan sila sa paa ko. So yung pantalon ko nagpuputik din. And then yan, napapasok ko tayo madalas. Madalas tayo napapasok out. Kaya yung mga ibahin natin ay sanay din na nakakasalamuha tayo kasi ganito yung sistema nagpapakain natin, lagi natin sila nakahawakan, kaya sanay sila sa atin, hindi sila maila, hindi sila matapang. So yun na kami kay George. Ayan, ito si George. Ay, medyo makikid lang guys kasi medyo maliit yung ating patro. Ito kasi lumalim na lang yung lupa na yan guys. Dati level yan eh. Magka-level yan. Lumalim na lang ng lumalim yung lupa na yan kaya naging mataas itong simentadong parte. Pero dati, level yan. Ay, nakaka-sampalyo pa lang. Dalawang baldi po ipinibigay natin dito. Sa pitong breeders na ito. Ayan ba si George? Ha? Yan. Si George, yan. Ito po si George Boy. Oh. Sino pong kamis dyan? Si George Boy. Ito po si George Boy, the Wonder Boy. Brownie the second. Pinapakain natin guys. Ito. Fermented Madre de Agua na may halong konting commercial wheat. Ang ideal po yung hindi ka napapasok sa kulungan habang nagpapakain ka sa labas ka, hindi yung pakain na lang sa gilid sana, kaya lang pati-pati kasi kaya ganito muna. Pero isang banda maganda rin yung ganito guys kasi nakakita nyo naman sanay sila sa akin kasi nakakasalamuha nila ako sa loob, kaya yung mga inahin ko pati yung barako ay maamo sa akin, mabait kahit nanganak na sila. Malalapitan mo sila kahit may anak sila. Hindi katulad yung ibang native na hindi sila sanay na nakakasalamuha nung nag-aalaga, matapag pag mag-anak. Hindi mo malalapitan.
Ayan, sa dalawang balde. Si George po eh, malapit na magtrabaho. Kasi i-release na natin mamaya si Brownie. And si Polka ay papasok na rin natin. George boy! George boy! George boy! George boy! George boy! Kasi ba si George Boy, the Wonder Boy? George ay matitas na matitas pa rin. Ito tayo magpakain. Yan na. Maya-maya, ubos na yan. Kakita nyo guys, ay ang gagano nila kumain. Ito po si Polka. Yan si Polka po. O, kita nyo. Yung kanyang dede ay maalas na. So, first week of June po ang schedule niya mga anak. Ay papasok na rin natin. Pag nilabas natin si Brownie mamaya, pasok siya. Palit sila ni Brownie. Okay. Yeah, so balik naman tayo. Balik tayo dun sa mga kambing. Para painumin sila and then damo. Bibigyan na sila ng damo. Ayan, tara guys. Doon na ulit tayo sa kambing. Painumin natin sila, pati yung manok. Ayan, so ubos na nila guys. Nakita nyo yung ibinigay natin kanina. Yung ibinigay natin kanina ay ubos na. O. Dyan na. O. Dyan lang kayo, dyan lang. Papainumin na natin sila. Pali sa tubig lang yan guys. Hindi na tayo nagbibigay ng vitamins niya. No? Then si Kenny the Roger, ganun din. Yan. Makita nyo, ay ubos din yung kay Kenny the Roger. Yan. So, talagang kinakain nila yung fermented Madre de Agua. Mainam na mainam talaga guys na ihalo yung fermented Madre de Agua sa commercial fish. Talagang nakakatipid tayo. Ganito ang klaseng manok guys ha. Ito naman kasi mga pangkatay lang to. Rhode Island Red. Yan. So yan. Yan po ang routine natin. So natapos na natin ang ating routine sa mga manok. Doon na tayo sa mga kambing. Yan. Tara guys. Tara tayo sa mga kambing. Kunin na muna natin yung mga pakainan nila. Yung ubos guys oh. Ubos. Simot to the max. Magagana ko sila kumahain ng ano? Commercial feeds. Ubos. Ang dali ng menu ko. Okay, so next routine ay magpapainom tayo. Ito guys, itong routine na pinapakita ko sa inyo to, sa inyo na to, paulit-ulit lang to araw-araw. So kahit nakapikit na ako, kabisado ko na yan. Napakatagal ko na ginagawa yan. One man army guys, ako lang lahat gumagawa yan. Kasi wala naman tayong tauhan at hindi natin kayang magbayad pa ng tauhan na gagawa niya para sa atin. Yan, tubig. Tapos, damo.
Kaya sila ng damo mamaya pagkatapos niyan. Malog. Ayan o. Si Dagul ay nagwawala na. Suwag ng suwag sa pinto. Kaya kailangan mapagawa ko ng mas matibay na kulungan to si Dagul. Kasi lumalaki na lumalaki. Nagiging agresibo ng nagiging agresibo. Ayan. Tapos na. So tiyaga lang guys. Kasi wala pa nga sa ayos ang lahat. So tiyaga-tiyaga lang. Manual na manual lahat. Wala pa tayo mga drinker-drinker. Yung mga naka-stationary na napainuman. Kaya lahat po ng galawan ko dito ay manual pa. Pero pasasaan ba maayos po natin lahat yan. Diba Meng no? Kaya mag-anak ka ng maganda, ha? Para makatulong kay Papa, ha? Anak ka madami, ha? Mga 10 isang anakan, no? Hindi. Hindi, mga dalawa lang yan. Maximum ng 3 po ang kambing. Sa pagkakaalam ko, ha? Pero ang ideal pong anak nila ay 2. Kasi 2 yung kanilang dede. Yan, isa. Si ano nga, si Pisay, ay isa lang ang anak ka yan. Ay, sorry. Sorry, ma. Hindi masasadya. Dagul naman. Si Dagul eh lumalaking ano to eh. Agresibo sobra eh. Oh. Yeah, itong pintuan niya guys. Dinoble ko yung mga kawayan kasi sinusuwag niya. Kaya dinoble ko, nag-reinforce ako ng ano ng matibay na kawayan. Ayan o, ayan siya, lakas uminom guys o. Ayan. Ayan si Dagul. Minsan di makapaghintay kaya nagwawala eh. Siyempre ladies first. Gentleman ka diba? Abantenga guys o. Kulang pa sa kanya yan. Ayan and then pagkatapos niyan ay damo naman. And then okay na, wrap up na tayo nun. Yun ang pinakahuling routine natin, yung pagbibigay sa kanila ng damo. Then mamaya hapon na uli. O, teka. Wait lang. Gusto mo pa? O, ito. Huwag tatalon. Huwag ka tumalon. Ito nga. Kusog. O. O. O, dali nga. Inom dito. Ito na. Ay, gusto pa ng ano eh. Gusto pa ng pawis eh. Gusto pa ng pawis. Ayaw mo na. Iwan ko na ito dyan. Iwan ko nito dyan. Yeah! Ito. Ito guys, ang problema ko. Walas di ka talaga, Dagul. Dagul! Yeah! Dagul! Ayan. Alis. Naipitin sa mo. Ayun. Ayan, problema mo kay Dagul. Napaka-agresibo. So, kailangan talagang papagawa ng ibang kulungan to. Dalawang nakikipag-wrestling ako. Lakas niya eh. Hindi mo maisara basta ba sa pinto. Basta sumuwag na siya. Mahirapan magsara ng pinto. Pero, tiyagaan lang. Mapapagawan din natin na maayos ang kulungan yan. So, yan. Damo naman guys. Kukuha na ako ng damo. Yun ang pinakahuli. Ito guys. Yan. So isang sako. Para sa maghapon na nila to. Isang sakong damo. Sige na natin. Maganda at nakapagpagawa tayo ng ganitong pakainan. Kaya madali yung pagpapakain natin ng damo. Tama.
Buti marami nito sa paligid, hindi ko na kailangan yung layo. Andiyan na sa labasan. Si Dagol ay napakalakas kumain. Marami, kain kami marami. Mahala ka na rin. Kumakain na rin yung si si Bambi ah. Kumakain na rin si Bambi ah. May 9 lang pinanganak yan guys oh. Ang bilis kumain. Kinakain mo na ba talaga o pinababulgam mo lang? May kinakain guys, kinakain. Ang galing. Hindi natin sila muna ilalabas at makulimlim. Baka bigla umulan. At tinatambak ako ng ito si ano, si Isay. Kasi lakas, ang lakas yata dumedya ni Bambi. Ang bilis niyang pumayat, nakakayayat si, ano, si Isay. Kaya dinagdagan ko rin yung bigay ng feed sa kanya. Ayan, oh. So yan po ang ating daily routine. So ito ay maghapon na nila to. Ayan, maghapon na nila yan. Ang kagandahan po dito, ayan o, oh, kung nakita nyo, may bubong po yan. So kahit malakas ang ulan, ay nakakakain sila dito. Nang hindi sila nababasa. Ayan po. Ayan guys. So, yan po yung aking daily routine. Kunin muna natin yung inumin ni Dagol at iiputan niya to. Sigurado. Ayan. So, yan. So, ini-enjoy na nila yung kanilang damo. Unlimited na yan hanggang mamaya na yan. Ayan. Kita mo si Dagol. Dagol, show your face. Yan, kita niyo ba si Dagol? Yan. Yan si Dagol. Lakas kumain niyan. Dagol ko yan eh. Yan, di tayo pinapansin si Dagol ngayon. Yan. So, ayun po. Sana po yung nag-enjoy kayo. Ito po yung aking daily routine. Umaga, hapon, ganyan pong ating ginagawa. Pero dito po sa mga kambing natin, sa hapon po ay hindi na tayo nagbibigay ng damo. Pinapainom na lang natin yan. Yan. So yung pagpapakain natin ng feeds at damo ay sa umaga lang yan. Pagdating ng hapon ay painom na lang ang ginagawa natin. Pero doon po sa ating mga manok at mga baboy, umaga at hapon, ganun po ang ating daily routine sa kanila. So yun, tiyaga lang guys. Talagang nakakapagod kung isipin nyo. Pero sa ngayon kasi ay wala pa tayong kakayanan na magbayad ng tao, magpasweldo ng tao. Siyempre, pag kumuha tayo ng tauhan, kailangan natin pasweldohin na maayos yan. So yun, hindi pa natin kaya yon, kaya ako lang muna ang gumagawa lahat. And then, mas gusto ko po kasi yung hands-on ako sa mga alaga ko para kung magkakaroon man ng problema, ay wala po akong ibang sisisihin kundi sarili ko. Mahirap po kasi minsan na iaasala natin sa mga tauhan natin. And then, pagka nagkaroon ng problema, siyempre, sisisihin natin sila. So, iba po kasi talaga yung malasakit ng may-ari sa tauhan. Aminin na po natin yan. Yan po ang katotohanan dyan. Iba ang malasakit ng may-ari sa tauhan sa kanilang mga alaga. Lalo na itong mga hayop. May buhay yan. Isa po sa pinakamahirap na gawing negosyo ay yung may buhay. Yung katulad ng livestock. Kasi hindi mo po hawak ang buhay niyan. Anything can happen. So, mas maganda talaga hands-on ka para nakikita mo yung problema. Kung magkaroon man ng problema, ay wala kang ibang sisisihin. Yan. Okay, so yan. Sana po nag-enjoy kayo. At muli, maraming salamat po sa mga supporters ko na patuloy pong nakasubaybay sa aking channel. And sa mga subscribers ko po, maraming salamat po sa inyo.
sa mga viewers ko po na hindi pa nakasubscribe, sana po mag-subscribe na kayo. And then hit lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang inyong Kabocals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay! Bye-bye!